的可以用某个开始的电脑是吧，还有需要什么方面方面的这些方面给你们的女人。Okay mga kabidyo, kape tayo. Okay, so ngayong quarantine period, feeling ko ito yung perfect time para matuto po tayo ng bagong skills tulad ng pagbibidyo o pwede rin pag-TikTok. Hi kabidyo, ako nga pala si Gabo, the run and gun shooter at ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung cinematic quarantine video. Marami po nag-comment, gusto matuto, so ito na po. Ngayon, kung naging stuck po tayo, stuck sa quarantine, sa bahay, sa buhay, stuck sa kahirapan, stuck sa jowa natin, yung pagiging creative, hindi po masastuck po yan. So, let's continue to be creative po. Despite these hard times, let's be creative. Alright, so, itong tutorial video na to, very basic lang po ito. So, pasensya na po yung mga marurunong na. Very basics lang po it, yung gagawin po natin mga video. Ngayon, ano pa po yung mga kailangan natin? Una, kailangan po natin ng camera. Ngayon, kung wala po tayong camera, tulad ko, ginamit ko po ang aking cellphone. Basta yung cellphone nyo po, may camera. Alright, kung wala po kayong camera, wala po kayong cellphone na may camera, baka yung jowa nyo po, may camera po siya o cellphone. Kung wala po kayong jowa, carry lang yan. Okay, pangalawa, kailangan po natin ng tirahan. Kung wala po kayong tirahan, kwarto, kahit anong lugar po, pwede. Ngayon, pangatlo, optional lang po ito. Gagamit po tayo ng laptop or ng computer. Kung wala po kayong computer, okay lang, gagamit po tayo ng cellphone. So, kung may computer po kayo, maganda kung may editing software po tayo. Ngayon, may mga libreng options tulad ng DaVinci Resolve. Yan, yan po yung ginagamit sa mga Hollywood film, sa mga TV commercial ngayon. At yes po, libre po siya. At meron din pong options tulad ng yung industry standard na ginagamit, yung Adobe Premiere. Ngayong quarantine period, I think 2 months siya na libre. So kung mamimirata kayo. Okay. Kung gagamit po tayo ng cellphone, meron din tayong mga libreng editing softwares. Yung ginagamit ko po ay yung Splice. At meron din yung KineMaster o yung InShot. So marami naman pong options para mag-edit via cellphone. Alright, so punta na po tayo sa procedures. Okay, ngayon punta po tayo sa procedure. Kung napansin nyo po yung video ko, marami po akong ginamit na transitions. Marami naman pong tutorial video sa YouTube kung paano mag-transition. So ituturo ko lang po yung mga ginamit ko. So very basic lang po yung ginamit ko mga kabidyo, no? Okay, heads up pala. Kung gagawa po tayo ng ganitong klaseng video na maraming transitions, importante po yung pagpaplano. Mahirap po kasi kung bara-bara po tayo. Sobrang sakit sa ulo niyan sa editing. So, para umasenso, dapat planado. So, yung unang movement po natin yung pagdali in at pagdali out. Dali in, dali out. May madadali po talaga dito. Pag nagdali in po ako, yung next shot po natin, magdadali in. Kung magdadali out naman ako, next shot ko, magdadali out. Pangalawang transition na ginamit ko ay yung tracking. Ngayon, sa tracking, kailangan po natin ng isang foreground. Yan. Ding-ding o kahit anong. Ngayon, tracking is basically ta-track left o track right natin.
So, pag track left natin, yung next shot natin, tracking left din. So, pag nag-track right tayo, yung next shot, tracking right din. Yan po yung tracking transitions po natin. At pangatlo, yung crane. At yung crane, basically, pag angat, pagbaba ng camera. So, kung may foreground po tayo, aangat lang natin at ibababa lang natin. So, kung nag-crane up ako sa first shot, second shot, crane up din. Kung crane down naman ako, second shot, crane down din. Basta meron po tayong foreground. So, shout out nga pala sa Zhiyun Crane. Ako ay isang malaking supporter po ng handheld gimbals. Ngayon, yung paraan para mag-stable yung footage natin without the gimbal, meron pong magandang tutorial si Brandon Lee. Kung kilala niyo siya, siya pa yung pinaka-lodi kong videographer. Hinahawak niya yung cellphone niya. Ayan, ganyan. Hawak niya pa ganun. Tapos yung kabilang kamay, alalay lang. So, ganyan. Or pwede rin ganun. Bahala na kayo. Pwede rin ganun. Okay lang din. Tapos yung stepping po natin, parang ninja steps, no? Okay, so yan na po yung mga basic transitions. Ngayon, punta na po tayo sa behind the scenes. Transition out! Okay guys, natapos na yung pag-shoot natin. Ngayon, mag-e-edit po tayo ngayon sa cellphone. Kung nga pala, aso ko si Porky the Pug. Yan. So, let's go! Pupunta po tayo sa splice. Yan. So, gagawa po tayo ng project. Ito, start new project. Tapos, kukunin ko yung mga clips. Ito. Yan. So, clip next. Tapos, bahala ka na nung title. So, quarantine. Alright, tas aspect ratio. Kaya na po bahala. Pero for now, we'll do landscape. Titrim lang po natin yung clips. Tas basic na dugtong-dugtong lang siya. For in-depth tutorials, check nyo na lang po yung YouTube. Dami-dami po dyan. Papanorin natin ng buo. So, for my brother, transition ako to my dog, Porky, daliin, yan. Okay, so ngayon mag-edit po tayo gamit ang laptop. Gamit ko po yung DaVinci Resolve, hindi nyo po kailangan ng mataas na specs para mag-edit dito. Once again, itong software na to, libre po ito. Ito po yung ginagamit sa mga commercials at sa Hollywood. At shoutout pala kay Jepster Togle. Sa Pilipinas, isa siya sa proficient sa software na to at marami po siyang tutorial sa YouTube kung paano to gamitin. Gagawa tayo ng new project, so untitled project. Yan. Tapos i-import lang po natin yung footage. Make sure lahat ng footage nyo mula sa cellphone nalipat po sa computer. Alright, so lalagay po natin ang ating footage sa timeline. Very similar po to sa Adobe Premiere. So, kung kabisado niyo po yung Premiere, madali lang po mag-adapt dito. Tapos kung mabagal po yung inyong computer, naggamit ko MacBook Air lang, pwede niyo pong gawin para mas speed up ay pupunta tayo sa playback, sa proxy mode, tapos kiklik po natin yung quarter resolution. Tapos right click sa mga clips, tapos kiklik po natin tong generate optimized media. So yung gagawin niya, magre-render po siya ng easily playback. Parang mabilis na po yung playback ng video natin. Kahit 4K yan, kahit 8K yung footage nyo, bibilis po yan. So similar sa
workflow natin sa cellphone, sa splice o sa kinemaster, idudugtong-dugtong lang po natin yung best take. So magti-trim lang po tayo ng clips, tapos idudugtong lang po natin together. Okay, so papas forward na po natin to. Okay, tapos para maging mas cinematic yung video po natin, kung napansin nyo po, naglagay ako ng speed ramp. Ngayon, ulitin ko, maraming tutorial yan sa YouTube. So, ito very basic lang. So, yung gagawin ko po, bale yung speed ng ating clip. Itong side na to, yung unang side, naka-slow-mo po yan. So, ganun ako, 50%. Tapos itong side na to, naka-fast forward po yan. So, aangat ko lang pag-ganyan. Yan. Tapos, para swabe siya, ilalagyan po natin ng curve. Yan. Para hindi siya masyadong, hindi siya abrupt. So, yun. Okay guys, sorry, nag-time skip muna ako kasi medyo mahirap tong gawin tong masking ako. Maiksi lang, pasensya ko. So, hindi ko po ma-elaborate kung paano ko itong ginawa. Bali, isearch nyo na po sa YouTube. Pagkatapos po ay same principles lang po. Bali, kinat ko po yung mga good takes. Naglagay po ako ng mga speed ramp. Tapos, dinugtong-dugtong ko lang po sa sa timeline. Tapos kumuha po ako ng magandang music at kumuha ako ng mga sound effects. So lagyan niyo lang yung sound ng gusto niyo. Gusto ko ng snore, tapos sound effect. Tapos yan, meron na po dyan sa YouTube. Kukupitin na lang natin yan. Yan. Kukupitin na lang po natin yan, tapos isasalpa. Tapos pag okay na po yung ating cuts, tapos okay din po yung music, at okay din po yung sound design, ayan na po. Siguro color grading, pero very minimal po yung color grading ko. Ito na po ang ating video. Transition! Okay. Mga kabidyo, yun lang po. Sana po may natutunan po kayo. Let's continue to be creative po. Despite these hard times, let's be creative. Marami pong salamat.